Magandang araw mga bata, lalo na sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang. Narito ako upang gabayan kayo sa signaturang Filipino. Teacher Ja, ang aking pangalan, yung ika'y may matututuhan. Kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin wikang Filipino. Kaya mga bata, ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at isang malinis na papel. Sisimulan na natin ang pag-aaral ng Filipino, kung saan ikaw siguradong matututo. Handa ka na ba? Tara! Sa araw na ito, samahan niyo akong muli sa ating mga pag-aaral tungkol sa pagbibigay ng kahulugan ng mga salita ayon sa kasingkahulugan, kasalungat at pahiwatig o context clues sa Ingles. Ngunit, bago natin itutuklasin, magbalik-aral muna tayo. Ating balikan ang pinag-aralan. Alaalahan mga natutuhan. Dapat hindi mo malimutan. Huwag mag-alala. Tutulungan ka ni Teacher Ja. Naaalala mo ba kung paano ginamit ang isang diksyonaryo? Halika! Pakinggan natin ang usapan ng magkaklasing MR at Linda tungkol sa diksyonaryo. Linda, kumusta ka? Maayos naman ang araw ko. Bakit ka nga pala lumiban sa klase kahapon? May lagnat kasi ako. Ano palang tinalakay kahapon? Tinalakay ni Ginang Tina ang tungkol sa diksyonaryo. Ang diksyonaryo ay isang uri ng aklat ng mga salita na naglalaman ng kahulugan, tamang baybay, bigkas, kasingkahulugan, at uri ng pananalita. Aba, mayroon akong diksyonaryo rito. Natutuhan namin dito na kung may mga salitang hindi pamilyar, ay maaaring tingnan o hanapin ang kahulugan ng salita sa diksyonaryo. Aha! Dahil dyan ay madali ko nang mahahanap ang kahulugan o kasalungat ng mga salitang mahihirap unawain. Maraming salamat, MR! Walang anuman! Masaya akong natulungan ka! Nakinig ka ba sa usapan ni na Emar at Linda? Ano ang paksa ng kanilang usapan? Mahusay! Ang paksa ng kanilang usapan ay tungkol sa diksyonaryo. Ano raw ang diksyonaryo? Ang diksyonaryo ay isang uri ng aklat ng mga salita na naglalaman ng kahulugan, tamang baybay, bigkas, kasingkahulugan at kasalungat. Ginamit nyo rin ba ang diksyonaryo upang masagutan ang ating takda? Halika, atin na itong sagutan! Ibigay ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita. Maaring magkaroon ng iba't ibang sagot sa gawaing ito dahil sa ginamit na diksyonaryo. Unang bilang, kubo, barong-barong, dampa, dalundong. Ikalawang bilang, lambat, isang panghuli ng isda, dala, pukot. Ikatlong bilang, tilamsik, ilandang ng mga patak ng tubig, tilapon. Ikaapat na bilang, tulay, daanan sa ibabaw ng tubig, tagapamagitan. Ikalimang bilang, lumot, isang uri ng halamang tumutubo sa bato o isang uri ng halamang kinakain ng isda. Ika-anim na bilang, bodega, isang parte ng bahay na pinaglalagyan ng mga hindi na ginagamit. Ikapitong bilang, gantimpala, premyo, magandang kapalit matapos ang isang gawain. Ikawalong bilang, liham, sulat. Ikasyam na bilang, anghel, kerubin. At ang panghuli, medikasyon, gamot.
Natulungan ka ba ng diksyonaryo upang masagutan ang inyong takda? Mahusay! Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang Aja Club. Isa, dalawa, tatlo, Aja! Tandaan mga bata, ang diksyonaryo ay isa lamang sa paraan upang makatulong sa iyo sa pagbibigay ng kahulugan ng isang salita, lalo na kung ito ay bago para sa iyo o hindi ka pamilyar. Meron pa bang ibang paraan upang malaman ang kahulugan ng salita? Upang tuklasin ang mga paraang ito, patuloy niyo akong samahan sa masayang pag-aaral. Dahil dito sa DepEd TV, siguradong ikaw ay hindi mahuhuli. Ating alamin ang iba pang mga paraan upang maibigay ang mga kahulugan ng mga salita. Kaya makinig, manood at matuto sa isang kwentong pinamagatang Ang Iskoba ni Nanay. Ang Iskoba ni Nanay na isinulat ni John Francis O. Tanyamor. Sa isang bahay na kulay kahel na katulad ng prutas na orange, ay nakatira ang masinop na pamilyang Rodriguez na masipag maglinis ng kanilang bakuran. Kinasanayan na rin nilang tuwing umaga ay kailangang malinis ang kanilang palikuran, kung saan sila naliligo at naglalaba. Palaging pinaaalala ni Nanay Linda na sa paglilinis ng palikuran ay kailangang gamitin ang eskoba sapagkat nakakatulong ito na mapadali ang paglilinis ng marungis na palikuran at maiwasan ang pagdami ng mikrobyo. La 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 la. Ay, nakakapagod. Pero sabi ni Nanay Linda, kailangan gumamit ng eskoba para matanggal ang dumi. Mga bata, nakinig at napanood nyo ba ang ating kwento? Tulad ko, nakinig ako at nanood. Ito nga, ginagawa ko yung payo ni Nanay Linda. Ah, teka, magbibihis muna ako. Ito, okay na. Oh, mga bata, tingnan nga natin kung naaalala nyo ang ating kwento. Tungkol saan nga ulit ang ating kwento? Magaling! Ang ating kwento ay tungkol sa eskoba ni Nanay Linda. Saan ba nakatira si Nanay Linda at ang pamilyang Rodriguez? Tama! Nakatira sila sa isang bahay na kulay kahel na parang prutas na orange. Ano naman ang kinasanayang gawin ng pamilyang Rodriguez tuwing umaga? Tama! Tuwing umaga, nakasanayan na nilang linisin ang kanilang palikuran kung saan sila naliligo at naglalaba. Nakakatuwa naman ang pamilyang Rodriguez at si Nanay Linda. Tularan natin ang kanilang magandang gawain upang maging malinis din ang ating mga palikuran at makaiwas tayo sa mga sakit. Ngunit napansin niyo ba ang mga salitang initiman sa tekstong ating binasa? Sa isang bahay na kulay kahel na tila isang prutas na orange, ay nakatira ang masinop na pamilyang Rodriguez na masipag maglinis. Kinasanayan na nila na tuwing umaga ay kailangang malinis ang kanilang palikuran kung saan sila naliligo at naglalaba. Kailangang ginagamit nila ang eskoba dahil mas napadadali ang paglilinis ng isang marungis na palikuran. Basahin nga natin ang mga initimang salita. Kulay kahel, orange, masinop, masipag, malinis ang kanilang palikuran, marungis na palikuran. Alam niyo ba ang mga kahulugan ng mga salitang ito? Huwag mag-alala, sapagkat ang mga kahulugan nito ay maaari mong makita sa tekstong ating binasa. Tutulungan kita upang matukoy ito. Simulan na natin! Base sa tekstong ating binasa, alin sa mga salitang ito ang magkalapit ng kahulugan? Kung ang inyong sagot ay masinop, masipag, ikaw ay tama! Base sa pagkakagamit nito, ang masinop ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang masipag.
Kung ang masinop at masipag ay magkalapit ang kahulugan, eh ano naman kaya ang mga salitang magkabaliktad ang kahulugan? Tama! Kabaliktaran ng kahulugan ng malinis na palikuran ay marungis na palikuran. May dalawang salita na lamang tayong hindi nababanggit. Ang kulay kahel at orange. Ano kaya ang koneksyon ng dalawang salitang ito? Kung hindi ka pamilyar sa kulay kahel, alam kong natukoy mo ang kahulugan nito, sapagkat inihambing ang isang bahay na kulay kahel sa isang prutas na orange. Ibig sabihin, ang kulay ng kanilang bahay ay kulay kahel o kulay orange sa Ingles. Ang ginawa nating pamamaraan upang malaman ang kahulugan ng isang salitang hindi pa tayo pamilyar ay tinatawag na pahiwati o context clues sa Ingles. Mga bata, maliban sa diksyonaryo, may iba pang paraan upang matukoy natin ang mga kahulugan ng mga salita. Ang una, kasingkahulugan. Ito ay isang paraan ng pagkilala ng salita sa pamamagitan ng kasingkahulugan o kaparehong kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa pangungusap. Ikalawa, kasalungat. Ito naman ay isang paraan ng pagkilala ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat na salita o ang kabaliktaran ng salitang ginamit sa pangungusap. At ang ikatlo, pagpapahiwatig. Ito ay ang pagkuha ng kahulugan ng mga salitang hindi pa pamilyar sa pamamagitan ng mga pahiwatig o context clues na taglay ng mga salitang kasama nitong bumuo sa pangungusap. Hindi ko na naman naiintindihan to. Ano ba itong takdang aralin namin? Tawagan ko na naman si teacher dyan. Oh, Chichi, bakit ka napatawag? Teacher Jo, hihingi ko sana ako ulit ng tulong sa'yo. Walang problema, Chichi. Ano ba ang kailangan mo? Eh kasi po, meron po kaming takdang aralin. Sabi daw, ibigay daw po yung kasingkahulugan, tsaka kasalungat, pati pahiwatig ng salita. Hindi ko po naiintindihan eh. Nako, Chichi, mukhang matutulungan ka namin sa yung takdang aralin. Tutulungan natin siya, diba? Sino pong kausap niyo? Ah, wala. Basta tutulungan ka namin. Talaga po? Sige, Teacher Ja, maraming salamat po ah. Paalam! Walang anuman, Chichi. Paalam! Yan, tutulungan ako nyo. Mga bata, tulungan natin si Chichi sa kanyang takdang aralin. Alam kong kayang-kaya nyo ito. Sabi ni Chichi, ang una daw ay ibigay ang kasingkahulugan ng salitang nakaitim sa bawat pangungusap. Una, magandang tumira sa isang maaliwalas na kapaligiran kung saan walang mga basura at dumi. Ano kaya ang kasingkahulugan ng maaliwalas? Kung ang inyong sagot ay malinis, ikaw ay tama! At ang ikalawa, madaling nakarating ang kotse sa bayan dahil matulin ang patakbo nito. Ano naman ang kasingkahulugan ng salitang matulin? Ang tamang sagot ay mabilis. Ang sunod naman ay ibigay naman ang mga kasalungat ng salitang nakaitim. Kaya natin ito mga bata. Una, hindi sapat ang katiting na kahoy upang makabuo ng mesa. Ano ang kasalungat ng salitang katiting? Ang sagot ay madami. At ang ikalawa, ang galing ni Isko tumalon ng mataas dahil naabot niya ang bunga ng bayabas. Ano kaya ang kasalungat ng salita na mataas? Kung ang inyong sagot ay mababa, nako, tama ka na naman! Oh, sabi ni Chichi, huli na daw ito. Kayang-kaya pa natin itong sagutan. Ibigay ang pahiwatig na gamit ng initimang salita sa loob ng pangungusap. Ang una,
Masarap magpahinga sa mayabong na punong kahoy dahil ito ang nagbibigay ng lilim sa init ng araw. Ano kaya ang pahiwatig o context clue sa pangungusap? Magaling mga bata, ang sagot ay nagbibigay lilim. Ibig sabihin, ang kahulugan ng mayabong ay maraming dahon ang puno dahil nakapagbibigay ito ng lilim. At ang ikalawa, masarap sa ilong ang mahalimuyak na amoy ng sampagita. Ano kaya ang pahiwatig sa pangungusap upang malaman natin ang kahulugan ng salitang mahalimuyak? Kung ang iyong sagot ay masarap sa ilong, tama ka na naman! Dahil sa pahiwatig na ito, maiintindihan natin ang kahulugan ng mahalimuyak. Sige nga, ano ang kahulugan ng mahalimuyak? Dahil sa pahiwatig na mabango o sa ilong, masasabi mong ang kahulugan ng mahalimuyak ay mabango. Nako mga bata, siguradong matutuwa si Chichi sapagkat natulungan natin siya sa kanyang takdang aralin. At natutuwa rin naman ako sa inyo sapagkat handa kayong tumulong at ibahagi ang inyong nalalaman. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang Aja clap. Isa, dalawa, tatlo, Aja! Dahil sa pinakita niyong galing kanina sa pagsasagot, handang-handa na kayo para sa ating Galing Mo, Ipakita Mo! Ibigay ang kasingkahulugan ng salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap sa tulong ng pagsasaayos ng mga letrang nasa loob ng mga kahon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo sa bawat bilang. Unang bilang, nilisan ng mga mag-aaral ang nasirang silid-aralan at sabay-sabay silang umalis. Ang tamang sagot ay iniwan. Ikalawang bilang, nawawala ang libro ni Emma, kaya tinuntun ito ng mga kaibigan niya upang hindi mapagalitan. Ang tamang sagot ay hinanap. At ngayon, ibigay naman ang kasalungat ng salitang may salungguhit sa tulong pa din ng pagsasaayos ng mga letra na nasa loob ng kahon. Ikatlong bilang, hindi nabiyak ang niyog dahil mapurol ang ginamit na itak. Ang tamang sagot ay matalim. Ikaapat na bilang, ang nanalo ng bahay at lupa sa raffle ay maswerte. Ang tamang sagot ay malas. At ang panghuli, ibigay mo ang salitang pahiwatig na ginamit upang makilala ang kahulugan ng initimang salita sa pangungusap. Ikalimang bilang, malaking tulong ang iskoba na gamit sa paglilinis. Ang salitang pahiwatig ay gamit sa paglilinis. Pinabati ko kayo mga bata! Palagi ninyong pinapakita ang galing ng isang batang Pilipino! Naging madali lang sa inyo ang ating ginawang mga pagsasanay! Isang makabuluhan at masayang pag-aaral na naman ang ating natapos mga bata! Nalaman at naibigay ninyo ang mga kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng tatlong paraan. Una, pagkilala ng salita sa pamamagitan ng kasingkahulugan o kaparehong kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa pangungusap. Ikalawa, pagkilala ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat na salita o ang kabaliktaran ng salitang ginamit sa pangungusap. At ang ikatlo, pagkuha ng kahulugan ng mga salitang hindi papamilyar sa pamamagitan ng mga pahiwatig
o context clues na taglay ng mga salitang kasama nitong bumuo sa pangungusap. O mga bata, hindi lang diksyonaryo ang magagamit natin upang malaman ang kahulugan ng mga salita. Palaging tandaan ang ating mga pinag-aralan ay maaari nating magamit sa mga susunod nating pag-aaral. Kaya, huwag na huwag ninyo itong kalilimutan. Kaya sa muli nating pagkikita, marami pa tayong malalaman at mas masaya pa ang kwentuhan. Ako, si Teacher Ja, na palaging nagsasabing ang batang matalino, tiyak, aangat sa buong mundo. Aja, paalam!